Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay nandito upang ipahayag ang mga impormasyon at prevensyon sa isa sa mga krimen na tinatawag na transnational crime. Una sa lahat ay alamin muna natin ang kahulugan nito. Ang transnational crime o krimeng transnational ay krimeng nagaganap sa loob ng isang bansa. Ngunit ang epekto nito ay umaabot hanggang sa ibang bansa. Ang human trafficking ay mahirap iwaksi sa lipunan, lalo na sa mga bansang mahihirap gaya ng Pilipinas. Ang human trafficking ay ang sapilat ng pagkuha o pag-recruit sa mga tao at pagdala sa kanila sa ibang lugar upang sila ipagsamantalaan. Sa Pilipinas, mga 300,000 hanggang 500,000 ang babaeng biktima ng human trafficking. Sila ay karaniwang sinasadlak sa prostitution rings. Mga 30% dito ay minor de edad lamang. Ang drug trafficking ay tumutukoy sa pagpuslit, distribusyon, at pagbenta ng mga pinagbawal na droga. Ang pinakapopular na inaabuso na droga sa Pilipinas ay ang shabu at ang methamphetamine. Ang arms smuggling ay tumutukoy sa gawain ng sinumang tao na sa pamamagitan ng paggamit ng anumang mapaninlang na mga makinasyon. Dapat mag-import o magdala o mag-export mula sa Pilipinas o tumutulong sa paggawa nito, anumang armas o bahagi nito, paputok o bala o makina, nagpapatupad, kagamitan o kasangkapan para sa paggawa ng mga balita. Money laundering ay ang magdala ng isalat sa mga bangko sa ibang bansa. Ipakitago ang iligal na pinagmulalo sa labing ito. Sinasabi ng dirty money ay ginagawa ng paliman sa dahilang ang nailagang isalat sa mga bangko sa ibang bansa ay gusto na magiging malinis na salat na maaaring gamitin. Malaman ang transnational crime at ang mga halimbawa nito. Nandito naman kami uli upang ipahayag ang mga prevention tips. Una sa crime prevention tips ay ang pamahalaan ng gobyerno. Dito ay nagkakaroon ng pambansang programa sa pag-iwas sa krimen gaya ng mga sumusunod: Long-Term Vision 2030, Federal, Estado at Lokal, ng mga special program para sa komunidad sa larangan ng edukasyon, pampalakasan o sports, kalusugan, at training para sa entrepreneurship na may credits. Pangalawa ay ang non-government organizations o NGOs. Dito ay nagkakaroon ng social dialogue para sa katotohanan, justisya, at kapayapaan. May koneksyon ng mga rehiyon upang itaan ang pagkakaroon ng iringan at pagbabago sa landas ng pagkakaroon ng pakikipag-usap at partisipasyon. Ilan sa mga agenda nito ay pagpapatupad ng batas, mga teritoryo, kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay o inequality. Ikatlo ay pagkakaisa-isa ng pamahalaan ng mga pribadong sektor at NGOs. Dito ay nagkakaroon ng productive coexistence o produktibong maayos na pagsasamahan sa kabila ng iba't ibang ideya o interes. Sa pamamagitan nito ay nagaganap ang pagkakaugnay-ugnay ng mga kailangan sa negosyo, pagsasanay ng mga tao na magtrabaho, at pagtuturo at paglalaan ng pondo sa pagpapagawa ng kahit maliit na company.